Okay. Part 29, Protect Workbook. Pero hindi lang naman siya limited sa workbook. Pero, patayin natin pala. Okay, sa blank workbook, andito na. May makagawa nga na isang workbook. Then, 1, 2, for example lang. Gawin natin siya dito. Okay, paprotect natin yung ating workbook. Save muna natin siya sa ating desktop. Book 1 na lang, wala naman kakaiba dyan pa, no? So, open natin siya, ito. Okay. Meron tayo dito sa review tab. Yan dito, protect sheet, protect workbook, allow, edit, legend. So, dito muna tayo sa protect sheet. Okay. So, password to unprotect sheet. Okay. Allow all users of this worksheet to select lock cells, select unlock cells. Okay. So, kung magdidelete sila, kailangan nilang ilagay yung password. So, ito lang yung ina-allow ng users. Select lock cells and select unlock. So, kung alam yung ano yun. So, lagyan natin yung password. 123. Then, 123. Okay. So, bawal siyang mag-delete daw ng row. Pero, baka mag-delete ko to. Okay. The seller charger trying to change is on a protected sheet. To make a change and protect the sheet, you might be requested to enter a password. So, get naman nila na merong password dito. Baka hacker sila. Dahil tinala yung na-hack. So, madali lang naman i-unprotect siya. Pwede naman siyang i-delete. Meron din dito ang protect workbook. 1, 2, 3. Pwede ka dito mag-set, pwede rin dito sa file, info, then protect workbook. Then encrypted password. 1, 2, 3. So, password is required to open this workbook. Try natin, save. Tana, meron siyang password. So, book 1 XLSX is protected. So, lagyan natin muna yung maling password. So, the password you supplied is not correct. Verify that the caps lock key is off and be sure to use the correct capitalization. So, pinali natin siya. 1, 2, 3. Nagutok pa na. So, yun.